So yung question is, paano ako napili as singer sa Game Boys? Sa totoo po, wala pong nangyaring audition. Actually, sobrang biglaan po nung nangyari. Kasi nagulat na lang po ako na bigla po nag-message sa akin si Elijah Canlas, and nagtatanong kung pwede ba daw makuha yung mga contact details or information para daw ma-forward niya dun sa mga boss niya. And that time, aware na ako na may Game Boys. Pero hindi kasi yung tanong is, paano po ako nakuha as singer sa Game Boys? Nag-audition ba daw? Sa totoo po, wala po talagang nangyaring audition. Sobrang biglaan po nung nangyari kasi nag-message po sa akin si Elijah Canlas nung dati sa akin. Tapos nagtatanong kung pwede ba daw makuha yung contact information ko kasi ibibigay niya sa mga boss niya. That time, sobrang aware po ako na may Game Boys. Pero hindi ko in-expect na yung mga director ng Game Boys, especially Direct Percy, Direct June, and Miss Jen, nakita po nila yung videos ko, yung music covers ko sa Twitter. Tapos parang tinignan po nila yung YouTube channel ko. Tapos yun po, nagustuhan po nila yung mga videos ko, kaya tinanong, So yung tanong is, paano ako napili as singer sa Game Boys? Actually po, sobrang biglaan po nung nangyari. Kasi hindi ko in-expect, kasi bigla na lang nag-message sa akin si Elijah Canlas, na nagtatanong kung pwede ba daw makuha yung contact information ko. Kasi ibibigay daw niya po sa mga boss niya. And noon po, parang hindi ko alam kung parang... First question is, paano ako napili as singer sa Game Boys? Actually po, sobrang bigla na nangyari. Kasi bigla po nag-message sa akin si Elijah. Nagtatanong kung pwede ba daw makuha yung mga contact information ko kasi ibibigay niya sa mga boss niya sa Game Boys. Sobrang aware po ako na may Game Boys noon, pero hindi ko in-expect na makikita ako nila Direct Percy, Direct June, tsaka ni Miss Jen Mauricio ng production ng Game Boys sa Twitter. Doon po ako nakita nila. Nakita po nila yung music covers ko sa Twitter, tapos nalaman po nila na may YouTube channel ako, tapos pinanood po nila siguro yung ibang videos ko. Tapos yun po, tapos nalaman po nila na magka-schoolmate kami ni Elijah dati sa mid-college, kaya siguro kay Elijah po sila nagsabi na i-reach out ako. So yun po, dire-diretso na po yun na po yung kantang Hiling, dun po siya na nagawa. So, second question po, how long ka na kumakanta sa music? Okay. Since 2011 po ata akong nag-start mag-sing professionally. Parang when I say professionally, parang people are starting to pay you to sing for them. Parang ganun. Pero simula bata pa lang po ako nagka-karaoke na, 'di ba? Yung mga ganun. Pero yun po, parang naging seryoso na siya nung 2011. Nung high school po ako, tapos parang guesting sa mga schools, mga pageant, mga ganyan. Tapos yun, dire-diretso na po dun, parang na-enjoy ko naman po. Tapos, musical influences. Sa musical influences po, ang local na musical influence ko, si Keiko Necesario. As in, sobrang idol. Sobrang idol ko po siya sa songwriting, tsaka sa pag-perform niya. Kasi grabe yung mga kanta niya, parang grabe makakonect sa mga listeners ng songs niya. And yun, yung songwriting, sobrang grabe yung message, parang ikaw na ikaw, parang ganun. Tapos sa foreign naman po, foreign parang pinapakinggan ko ngayon, and parang medyo may pagka-influence siya sa akin sa the way I sing, is si Cynthia Erivo. I mean, kapag pinakinggan nyo po yun, parang sobrang layo sa akin. Sobrang layo sa akin kasi ano po yun eh, ano siya, Broadway singer. Tapos sobrang galing niya mag-perform, grabe yung vocal acrobatics niya. Hindi ko po kaya gawin yun, pero yun po yung parang iniisip ko whenever I perform, whenever I sing. Parang iniisip ko na kaya ko yung napapanood ko na kay Cynthia Erivo, kaya ko yung mga ginagawa niya. Kahit iba yung timbre ng boss ko sa boss niya. Pero parang, ganun yung feels ko po. Parang ganun. Pero, ayun. Thank you. Okay, so, third, plans ka rin ba mag-artist sa someday?
Artista. Hindi ako sure, hindi po ako sure kasi ano eh, more on singing ako ngayon po. And hindi, medyo nahiya akong umakte. Kahit nung high school po ako, more on acting talaga ako. Acting talagang ganap na ganap po talaga ako nung high school. Pero ngayon po kasi parang nakaka-conscious siya. Kaya parang mas comfy ako sa singing ngayon. Pero why not? And ayun po, experience, may experience. Siguro yung experience ko lang po sa acting is yung mga plays sa ano, sa high school. yung mga palabas po sa high school, pero formal experience parang ano, sa acting wala po talaga kasi hindi po talaga ako nag-acting. And hindi ko rin po sure kung kaya kong umakti. So yun po, pero who knows, hindi ko rin po alam kung anong mangyayari sa akin. I mean, bahala na, ganun. Parang okay lang naman sa akin kung mag-try ako ng ibang things. Pero ngayon po, siguro, ngayon siguro, more on focus ako sa pagiging singer. Pero kung bibigyan ako ng opportunity, why not? I mean, try natin. Hindi ko alam. Pero parang ngayon, ganun.